guys, welcome back again to our channel. This is Jenny. Nice. Welcome back to our channel. Ang topic po natin ngayon ay pangating sa mga meron na paulit-ulit, no? Okay, shout out po muna tayo. Or, pero this time, it's about sex health. Welcome back to my channel. This is Janeology 08 at nandito po ulit tayo para sa isa na namang spell. Okay, ang ituturo ko naman sa inyo ay para doon sa mga nakakaranas ng mga malulubhang karamdaman, lalo na sa panahon ng pandemic. Napakaraming tao ang nagsasuffer sa isang malubhang sakit, maging ito man ay Omicron or COVID-19 or isang ordinaryong sakit na ubo, lagnat, sipon, ay pwede pong gamitan ng orasyon na ituturo ko sa inyo. Pero bago ang lahat, doon po sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube para sa mga bago nating upload. At doon po sa mga gustong maging member ng ating Facebook page, paki-like and follow lang po ang ating Facebook page na Janeology 08. Ganun din po ang ating sister channel na Master Neo. Meron din po kaming Instagram and TikTok account. Master Neo Official and Janeology 08 Official. Okay, proceed na tayo. Kung halimbawa ang mahal mo or maging kayo, pwede ninyong gamitin sa sarili ninyo ay may nararamdamang sakit, let's say ubo, sipon, or parang sa tingin ninyo ay mabigat ang pakiramdam ninyo or ng mga anak ninyo, ng asawa ninyo or ng pamilya ninyo or kaibigan ninyo. Ito ay sa pamamagitan ng paghawak. Meron na po akong video para doon sa mga malalayo sa inyo. Halimbawa, kayo ay overseas worker at ang pamilya ninyo sa Pinas or sa ibang bansa ay may karamdaman. Yan po ay pwede ninyong gamitin yung orasyon na itinuro ko sa video niyan. Ilalagay ko po dito ang link ng video niyan sa description box para mapanood po ninyo. Ngayon, ito po ay para doon sa mga kasama ninyo sa buhay, yung pwede ninyong mapuntahan para mahawakan at haplusin ng may orasyon na ito. Ibubulong lang muna ninyo ito sa inyong sarili. Let's say, may dadalawin kayo sa clinic or sa hospital or maging sa inyong bahay. Bago ninyo siya hawakan, ibulong muna ito sa inyong sarili. Ilalagay ko po sa screen ang orasyon para po mabasa ninyo ng malinaw. Ito po ay ang Bisak Jehumat Semserim. Tatlong beses nyo po sasabihin yan. Bisak Jehumat Semserim. Bisak Jehumat Semserim. Bisak Jehumat Semserim. At iihip ito sa inyong palad. At saka ninyo i-haplos ng pasimple lang sa taong may karamdaman. Huwag ninyo ipaalam na kayo po ay nag-oorasyon. Huwag ninyong sasabihin na kayo ay gumagawa ng ritual para mapagaling siya. Kasi hindi natin alam, baka mamaya may mga tao sa paligid or merong mga entities na kontrahin ito. Kailangan sa sarili nyo lang. Pag binulong ito, ay hindi bumubuka ang bibig. Sa isip nyo lang at saka ninyo iihip sa inyong palad. At saka ito ipapahid sa mahal ninyo na may karamdaman. Kung ito ay para sa inyong sarili at let's say masakit ang inyong lalamunan, ibulong ito sa inyong palad, kaliwa o kanan, pwede po. Kasi baka may magtanong, kaliwa po ba o kanan, kahit saan po. Pwede ninyo itong iihip at saka ipahid sa kung saan mang may masakit sa inyo. At syempre, dahil baguhan po kayo, baguhan yung mga gumagamit ng orasyon na ito, huwag po agad-agad mag-expect ng bakit hindi naman tumalab. Ay, kinontra nyo na po ang sarili ninyo. Maghintay lang po kayo ng mga ilang sandali.
at gagaling po yan. Pwedeng after ilang minuto, ilang oras, or kinabukasan siya gumaling. Basta huwag na huwag ninyong kukwestiyonin ang sarili ninyo kapag kayo ay gumawa ng orasyon or ng ritual. Dahil sa oras na kayo ay naghintay at na-disappoint kayo, ay wala na po talagang bisayan dahil kinontra nyo na rin po ang inyong sarili. Again, kailangan paggagawa ng mga ritual at ng gagamit ng mga orasyon, kailangan buo ang inyong paniniwala at ang inyong pananalig sa inyong sarili at sa orasyon na gagamitin ninyo. At syempre pa, may kasamang dasal yan. Pagdarasal na, hindi naman na kailangan ng kung ano-anong dasal. Pananalig lang sa Panginoon, tiwala sa inyong sarili at sa orasyon, sa ritual na gagamitin ninyo para magkaroon ng mabilis na visa. Okay. Doon po sa mga gagamit ng ritual na ito, bigyan niyo po kami ng feedback kung iyan po ay naging effective sa inyo at kung napaandar ba ninyo ng mabilis. Paki-comment lang po sa ating comment section at paki-share lang po sa ating mga GCs kung kayo po ay member na, or paki-post lang yan sa ating Facebook group page para mabigyan ng pag-asa ng ideas ang ating mga co-members dyan. Again, this is Janeology08 na laging nagsasabing be positive, stay positive, and keep the positive energy alive. Thank you. Bye-bye.